Yeah, magalaw. So, good morning mga kanichor. At welcome po sa aking YouTube channel. Update ko lang po kayo dun sa nakaraang pa-harvest ko. Ano po? Umani po siya ng 104. Katulad lang din siya nung nakaraan. So, nagkapira tayo din ng konti. Hindi ko kayo na-update kasi nga ano, may tanggap akong garahe. So pagkayari doon sa pa-harvest, kahapon nag-start ako sa paggawa ng garahe. So ngayon, balik naman sa figure ngayon. Tapos, pakita ko lang sa inyo itong ano, itong puno na makapalos yung bumulaklak. Siguro napakita ko na rin ito sa mga nakaraang video ko. So, shout out sa nakakalam ng punong ito, ano. Ganito siya, kumamulaklak yan, ganyan sa kapalong. So, yan ang makapalong. Tapos, pag nalalaglag na ang kanyang bulaklak, oh, ito kadami halos. Ayun ang kapalong. Ito ang kapal niya sa ibabaw, lalo ng kahapon. Ganyan sa kapal, bumulaklak. So, kahit maliliit na sanga, may bulaklak. Ayan o. Oh. Mababa lang ka ni Choro. Abot. Ayan o. Oh. Ayan, halos abot na yung sa ano. Kabil. Ito, kapal. Ngayon lang siya namulaklak ng ganito. So, galiin nyo ka ni Choro, ano. Ang inyong mga halaman ni tuwing buwan ng Agosto, lagi nyong abunuhan ng 14-14. Isasabog nyo lang sa paikot. Kahit yan ilang sones, ito, yung siniguelas, although kahit hindi mo siya abunuhan, basta panahon niya, bubulaklak yan. So ito kasi kanichor, inaabunuhan ko ito tuwing buwan ng August. Aming mga lansones, rambutan, kalamansi. So, kaya madali siyang mamulaklak. Ang punong yan ano? Durian. O, laging maraming mamulaklak yan. Ayan, nung sahid na sa lupa. Sa, ano. O, durian yan, mga nature, durian. Ayan, sa kakataas. So, hindi ko sure kung kami makakatrabaho ngayon sa paggagawa ng garahe. Kaya samahan nyo kung ano. Mamitas tayo ng okra. Yung tanong kong okra doon sa tubigan. Mga inahini namin yan. Resto anong talaga ito. Pakita ko sa inyo yung bahay ng beef. Tara. Ayan, dito tumatag yan po kasi. Yung kanicture yan, pag may bukas ang ilaw niyan, so, use oil yung nasa ibabaw. Kung mapapansin mo, maano siya. Ayan. Yun yung mga nangagat sa, ano, sa baboy. Kaya makinis yan eh. Kasi nga, may use oil yung ibabaw. Kaya makinis ito. Wala sila pula-pula. Pag may ilaw yung nature, ano, umakit siya ng hayop o mga insekto na lumapit doon. So, pag pumunta siya doon sa parting ibabaw, dumidikit na lang siya doon. Lamok, niknik, kung ano-anong mga insekto nakadikit doon. Hindi pa tayo nakapagpa-spray. Kasi nga, sobrang busy pa. Dahil pa. Pagkayari pa nung garahe, magpapalinis pa ng putre. Oh, parat ang manok ko pala. Nandito rin sa tubigan na sanay na sila. So, yan ang okra. Yun.
Pirahulog, pirabali. Kabungi. Hindi pa. Dami na naman yung bunga. Oh. Ate puno. Hanggang dun yan. Oh. Oh. Diba? Simple lang. Dami yan. Ngayon. Ganyan lang ginagawa ko. Tapos mamaya ako napupulutin yan. Pagbalik ko. Bahala na yung maiwan ng iba. Kasi sa sobrang dami naman, pinamimigay ko lang din yan eh. Ganyan lang. Mamaya ako pupulutan yan. Kahit yung pangit na ano, tinatanggal ko na yung pangit na bunga. Ano itong nasa baba siya pero magaganda yun nasa iba ko. Tinatanggal ko na rin yan. Mamaya pamimigay naman ito. Sa may mga gusto. Yung iba na dali yung steam borer. So pinutol ko na. Kasi magtutubigan na rin naman. Patayin ko na rin yan. Bahala ka dyan. Tumutunog na naman yung mahiwagang uwak. Kinakain ng ipin ng aming itik. Nandun na lang yun. Mukhang medyo rito yung napitas na ako. No? Kahapon, ay isang araw pala ako namitas dito. Marami din. So, kailangan na umuwi. Para diretso na kami sa trabaho sa ano. Paggagawa ng garahe. So hanggang dito na mga kanichoro. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye, kanichor. Bye-bye.